Ang nangyari sa nakaraang chapter ay natalo na ni Lance Crown si Charles Contini. Nakuha na ni Lance ang susi na kailangan sa pagbukas ng confinement box kung nasaan si Mash. Gayun pa man, nung inalok ni Charles sa tulungan siya para makabalik sa kwarto kung nasaan sila dot, ay bigla nitong sinara ang kanyang portal kaya nalaglag ni Lance ang susi doon. Sa kabutiang palad ay hindi naputol ang kanyang kamay at nakita agad ni Dot ang nahulog na susi na iyon. Nakaharap nito si Levis at Galuf at doon na nagsimula ang bakbakan ng mga ito. Ginamit agad ni Dot ang Era Cruise upang pataasin ang kanyang magic power. Ipinaglaban niya ang friendship nila ni Mash at ibinigay niya ang lahat. Gayunpaman, ipinakita lang dito na masyadong malakas ang dalawang Woki student para kalabanin niya ng mag-isa. Kahit nabugbog na ito, ay patuloy lang siyang lumaban at naniwala na magiging isang divine visionary si Mash. Dahil doon, nanggigilitong si Levis at tinorture siyang muli. Pero hindi pa rin natitinag ang ating bida sa chapter na ito at iginiit sa kanila na may tiwala siya kay Mash at hindi ito susuko kahit na mamatay ito. Nag-spike muli ang kanyang magic power dahil sa emosyon na nararamdaman niya at ipinalabas nito ang huli niyang atake na Machine Gun Explomb. Tumama ang kanyang atake pero pagkahupa ng usok ay lumalabas na wala pa rin natamo ang dalawang Woki student. Bigla namang may napansin si Levis at nakita nito na nagsuka na ng dugo si Galuf sa tabi niya. Lumalabas na si Mash ang may kagagawan nun at plinano talaga ni Dot na dumikit sa kanya upang makuha ang susi at magawang mabuksan ng confinement box. Sa uli, bumuelo si Mash at sinapak nito si Levis ng may pambihirang lakas na nagpayanig sa mundo nun. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga recap series tungkol sa Mashel, Magic and Muscles na may halong Harry Potter at One Punch Man ang kwento. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout nga din pala sa mga katropahan natin sa FB group. Join na at salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Mash sa loob ng mundong puno ng mahika, bumalik tayo sa tapatan niya at ni Levis. Lumalabas na nagawang masalag ni Levis ang kanyang atake gamit ang isang magnet. Bumuelong muli si Mash at nung tatama na kay Levis ang suntok niya, ay bigla itong nag-cast ng attract na nagsanhi ng pagsalo ni Galuf ng sapak ni Mash. Nagulat sila doon habang nakangiti lang si Levis. Tumalsik si Galuf dahil sa lakas ng sapak ni Mash at hindi makapaniwala si Dot na ginamit ni Levis ang sarili niyang kaibigan bilang isang shield. Napatanong si Galuf doon kung paano niya iyon nagawa sa kanya, kaya piniliwanag ni Levis na hindi niya ba alam na isa lang ang pwedeng manalo at lahat sila ay nanggagamit ng iba para maabot ang tuktok kaya bakit hindi niya daw iyon gagawin. Meron lang daw siyang isang goal, ang tumaas ng higit sa kanilang lahat. Inaakala daw ba nito na may pakisya kung paano niya makakamit yon? Dahil doon, nasaktan ang damdamin ni Galuf at nireminis nito kung paano siya hiniling ni Levis na tumulong sa kanya. Sweeney-talk siya ni Levis at sinabi na kapag nasa tuktok na ito, ay bibigyan daw siya nito ng posisyon sa Bureau of Magic. Matapos yon, nagalit si Galuf at tinawag si Levis na traitor at sinubukan niya iyong atakihin. Gayunpaman, agad lang siyang napabagsak ng magnet ball ni Levis. Habang nakalandusay si Galuf ay sinabi ni Levis na wag nga itong maging moralistic bigla. Tsaka kasalanan niya rin naman daw na naniwala iyon sa kanya. Pinaliwanag nito na simula pa lang ay sila ay lumalaban para lang sa kanilang sarili at ang mga kaibigan at mga kasama ay wala raw silbi yun. At itong si Mash, si Domina at mga visionaries ay gagamitin niya daw upang maabot ang tuktok. Maski raw ang sarili niyang pamilya ay sasakripisyo niya kung makakamit niya ang gusto niyang panalo. Nilabas muli ni Levis ang pangalawa niyang wand kaya nagulat doon si Dot. Sinabi ni Levis na isang kompetisyon ng buhay at walang pwesto doon ng naive ideals gaya ng tiwala. Sawa na daw siya sa panonood sa pagiging magkaibigan nito ni Dot at Mash at nagpalabas ito ng pambihirang magic aura. Kinas nito ang magnets lightning balls at lumabas doon ang mga positive na maliliit na bola. Nagkaroon muli ng letter N si Mash sa kanyang muka kaya napasabi ito na ayun na naman. Pagdikit ng mga magnet sa kanya ay walang nangyari kaya nagtaka siya doon. Hindi nagtagal ay binalot siya ng kuryente na nagsanhi ng pagseo niya ng gimi-gimi. Joke! Pinaliwanag ni Levis na ang second form ng magic niya ay lightning at kapag dumikit daw sila sa magnet niya ay makakaramdam sila ng high voltage shock. Ginudlock nito si Mash sa paglapit sa kanya. Katapusan na daw ni Mash at nagpadala itong muli ng mga bola sa ating bida. Napagdesisyonan ni Mash at takbuhin iyon kaya nagulat doon si Dot. Nice try naman sabi ni Levis at ipiniliwanag na kapag mas mabilis itong si Mash na tumakbo ay mas bibilis din ang mga bolang iyon. Hindi nagtagal ay naabutan si Mash ng mga bola at nagpalabas ulit ang mga iyon ng kuryente. Dahil doon, na-stun ang ating bida. Napakomento naman si Dot sa isip niya at sinabi na mas masahol pa ang mga iyon sa spike ball at hindi niya daw alam kung paano babaliktarin ni Mash ang sitwasyon.
Patuloy na nagpadala si Levis ng mga bola habang tinatakbuhan pa rin iyon ni Mash. Sinubukang teknika ni Mash ang mga bola at mabilis itong gumawa ng 90 degree turn. Narealize naman ni Dot na ginawa iyon ni Mash para bago pa iyon maabot ng mga iyon ay tatama na ang mga bola sa pader. Sinabi naman ni Levis na hindi iyon sapat upang mapigilan ng mga bola at bigla ulit hinabol ng mga iyon si Mash. Patuloy na tumakbo si Mash habang iniisip ni Dot kung paano nito iyon matatakasan. Habang nangyayari iyon ay natatawa itong si Levis at sinabi na pasensya na at hindi iyon mapipigilan ni Mash. Bigla namang tumigil si Mash at kinuha niya ang kanyang sapatos. Dahil doon, nagtaka si Dot kung ano ang gagawin nito. Inikot ni Mash ang kanyang sapatos at isa-isa niyang sinalo ang mga bola gamit iyon. Wala na lang masabi doon si Dot at ipinikit niya na lang ang mga mata niya. Nakuha na ni Mash ang lahat ng bola at tuluyan ng umiyak si Dot dahil doon. Unti-unting bumilis ang pag-ikot ni Mash at di nagtagal, binato niya ang sapatos niyang may laman ng mga bola nang may pambihirang lakas. Humagulgul na si Dot doon habang iniisip na seryoso ba itong si Mash na isang hammer toss ang naisip nitong solusyon. Napatingin naman doon si Levis at napatanong kung alam ba ni Mash na yung shoelace niya ay magsisilbing isang insulator. Napigilan daw ni Mash ang kanyang technique nang hindi man lang siya inahawakan kaya medyo na-impress siya doon. Habang nag-iisip ay biglang tinanong ni Mash kung pwede ba itong magsalita ng saglit. Sinabi daw nito ni Levis na kasalanan ni Galuf ang pagtitiwala sa kanya. Pero iginit nito ni Mash na alam ng lahat na ang pagsisinungaling ay ang tunay na real jerk move at tinawag niya itong tanga. Napangisi doon si Levis at sinabi na sumasaya na ang laban na iyon. Nagkaroon ng intense na aura ang lugar habang nagtitinginan ng dalawa. Biglang nagpalabas si Levis ng makapangyarihang magical energy at sinabi na pwede daw silang magsalita ng mga ideals nila kahit kailan pero hindi iyon magiging higit sa pagiging walang kwenta para sa kanya. Nagulat naman si Dot sa pag-spike ng magic power nito ni Levis. Habang naghahandang umatake ay sinabi nito ni Levis na kung gustong patunayan ni Mash ang karapatan niya ay kailangan niya muna siyang talunin. Pero dapat daw nitong malaman na kahit sa lahat ng ginawa niya para lumaban doon ay hindi man lang daw ito nahihirapan kaya ang tagumpay niya ay sigurado. Sa mga oras na iyon ay kinas niya ang Magnet's Lightning Second Magic niya. Nagulat si Dot sa narinig niya habang si Mash naman ay napa, ano daw? Piniliwanag ni Levis na sa pamamagitan ng pag-combine niya ng dalawang types of magic ay kaya niyang ipalabas ang mas malakas pang second. Kinas nito ang Invariable Railgun. Itinutok niya iyon at nag-charge iyon ng atake. Hindi nagtagal ay tumira na ito ng napakalakas na energy blast papunta kina Mash. Sa kabutihang palad ay hindi iyon tumama sa kanilang dalawa. Habang nakadapa ay nawindang ito si Dot dahil wala raw siyang narinig kahit matapos ang pagtira ng railgun na iyon. Kinabahan nito sa gaano kaya kalakas ang dinadalang power ng railgun na iyon. Hindi naman daw maintindihan ni Mash ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Levis na hindi iyon ordinaryong kanon. Dahil sa Lorentz Force, gumagamit daw ang magic na iyon ng malakas na electric charge para makagawa ng isang magnetic field na nagpapalipad ng isang given object kasama ang mga rails ng may explosive amounts ng force na halos hindi masukat ng speed. Pinaliwanag naman ni Mash na hindi mahalaga kung i-explain niya iyon sa kanya dahil hindi niya pa rin iyon maiintindihan. Sinabi ni Levis na ang projectiles noon ay lumilipad na kasing bilis ng Mach 7. Iyon daw ay pumapalo ng 8,000 kilometers per hour na nagpagulat naman kay Dot. Kaya niya daw sumira ng buong bansa gamit iyon at kaya niya rin makipagsabayan sa mga visionaries at marami pang iba. Pero ngayon daw ay ang gagawin niya ay itututok niya ang second niya kay Mash. Hindi na daw makakailag si Mash assuming na talagang may pakiito sa kanyang walang kwentang kaibigan. Chinarge ng muli ni Levis ang railgun at sinabi na ipakita daw nila ang kapangyarihan ng pagkakaibigan nila. Dahil doon, kinabahan si Dot at sinabi na maski si Mash ay hindi kakayaning makailag sa may 8,000 kilometers per hour na atake. Sumigaw ito at sinabi na hayaan na siya ni Mash, pero bigla nitong napansin na may ginagawa ang ating bida. Gumagawa ng sariling echo si Mash at tila ina-announce niya na siya na ang susunod na batter. Hinulmang muli ng ating bida ang kanyang wand at ginawa itong baseball bat. Dahil doon, napatitig lang sina Levis at Dot. Natawa si Levis at napatadong na seryoso daw ba itong si Mash na ayon ang planong naisip nito upang pigilan ng kanyang second. Trinash talk niya si Mash at sinabi na may utak ba ito. Ang rate daw ng speed ng atake niya ay incomprehensible. Wala daw makakatalo sa isang projectile na nagtatravel ng 8,000 kilometers per hour. Piniliwanag naman ni Dot na assuming na 10 meters ang layo nila kay Levis ay meron silang 0.003 seconds bago tumama ang atake nun sa kanila kaya imposible daw na maiwasan pa nila yun. Habang nagpapaliwanag ito ay bigla nang umatake si Levis. Nagawa naman ng ating bida na matamaan ang atake iyon na nagsanhi ng pagbaliko ng projectile.
Tumama ang projectile na iyon sa pader sa likod nila at nakagawa iyon ng isang malaking butas. Hindi makapaniwala doon si Levis at Dot at tila nawindang ang mga ito. Napabuka ang bibig ni Levis at napasabi na walang human ang kayang tapatan ng 8,000 km per hour na bilis noon. Pinaliwanag naman ni Mash na kung pag-aaralan niya ang windup ay hindi naman ganun kahirap tamaan ng isang fastball. Trinash talk niya rin si Levis at sinabi na o baka hindi niya lang maintindihan ng sports. Dahil doon, nanggigil si Levis at sinabi nito sa isip niya na huwag siyang yabangan nito ni Mash matapos ang isang poultry foul tip na iyon. Sumigaw ito at sinabi na manahimik si Mash at ang roles daw nila sa lipunan ay napagdesisyonan na simula pa lang nung pagkapanganak sa kanila at ang kanyang posisyon daw ay nasa tuktok ng mga kagaya ni Mash. Matapos yun ay nagpalabas ulit ito ng napakabilis na atake. Gayun pa man ay natamaan pa rin iyon ni Mash na nagpagulat sa kanya. Inulit muli ni Levis na umatake pero madali lang ulit iyon na tamaan ni Mash. Napaisip ito na siya ang anak ng head ng Bureau of Magic kaya para bang ipinanganak na siya upang maging nasa tuktok na isa sa mga tunay na elite. Habang nag-iisip ito ay patuloy lang nagagawang matamaan ni Mash ang lahat ng kanyang atake. Inisip nito na kailangan niya maging best at ginamit na niya ang lahat na pwedeng gawin para doon. Napansin ni Dot na habang tumatagal ay gumagaling ang timing ni Mash. Patuloy na nawindang at kinabahan si Levis dahil sa mga pangyayari at iniisip nito na ginagawa naman niya ang dapat niyang gawin. Natatalo niya naman daw ang lahat ng magic user na tumatapat sa kanya at siya ay nasa tuktok ng magic using world. Habang patuloy na pinaghahampas ni Mash ang mga atake niya, ay napaisip itong si Levis na kahit na ganun siya, ay bakit siya natatalo ng isang muscle head na hindi rin kaya gumamit ng magic. Sa uli, nagawang matamaan ng solid ni Mash ang isa sa mga atake niya at napatama niya iyon sa kanyo ni Levis. Hindi pa rin makapaniwala doon si Dot. Bigla namang napunta sa harapan ni Levis si Mash kaya nagtaka ito kung kailan siya pumunta doon. Pinoint out ni Mash ang sinabi kanina ni Levis tungkol sa hindi man lang ito pinagpawisan sa laban nila simula kanina at itinuro nito na ngayon ay meron na. Sa uli, bumuelo ang ating bida at nakatikim na naman si Levis ng bagsik ng God of Cream Puffs at ngayon ay sa pagbumukha niya naman. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, naalog kaya ang utak ni Levis sa sapak na iyon? Ano na kaya ang nangyari sa iba nating katropahan? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga recaps, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos. Onii-chan!